Maligayang pagbabalik. Ngayong araw ay ating kikilalanin ang isa sa mga top boxing champion ng panahong ito. Nakilala sa kanyang lakas at agresibong style ng pakikipaglaban. At sa tuwing aakyat nga siya sa ibabaw ng ring, ay siguradong matinding pasakit ang kanyang iahatid sa sinumang nakaharang sa kanyang daraanan. Kaya naman isa siya sa mga top pound-for-pound fighter ng kanyang henerasyon. Tara at ating tignan kung paano ginulat ni Errol Spence Jr. ang mundo ng boxing. Bago ang lahat, ay huwag kalimutang pindutin ang thumbs up, subscribe, at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Nang pasukin ng dating Olympian ang mundo ng professional boxing, ay marami na nga ang nagsasabi na siguradong magiging matunog ang pangalan nito. Ang unang nabinyagan ng kanyang mga kamao ay ang isang Puerto Rican fighter na si Jonathan Garcia sa debut fight niya noong 2012. Dito ay ipinatikim ni Spence ang lakas ng kanyang kaliwang kamay gamit ang tatlong sunod-sunod na uppercut na siyang yumanig sa kanyang kalaban. At bagaman nagawang makatayo ni Garcia, ay hindi ito naging sapat sa mga mata ng referee. Dahilan upang matigil ang laban. Walong beses siyang lumaban sa taong 2013, kung saan lahat ng ito ay kanyang napanalunan. Kabilang na ang laban niya kontra kay Eddie Cordova, kung saan isang kamanghamanghang first round knockout ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang matinding body shot. Makalipas ang tatlong buwan ay nasagad ang kakayanan ni Spence Jr. nang harapin niya ang isang undefeated African fighter na si Emmanuel Larte. Isang napakagandang record ang bitbit ni Spence sa pagpasok ng taong 2014. 10 panalo at 8 ay natapos via knockout. Sa puntong ito ay handa na siyang tiinan ang pag-apak sa selinyador at banggain ng mas mabibigat na fighter patungo sa inaasam-asam niyang championship belt. Fast forward sa taong 2015, isang Colombian na nagngangalang Samuel Vargas ang sinagupa ni Spence Jr. At bagaman napatumba ito ng isang magandang kombinasyon sa ikalawang round, ay hindi naman natinag ang Colombiano. Sa mga sumunod na round, ay ipinamalas ng American fighter ang mabibigat na suntok sa bodega na siyang yumanyanig sa katawan ng Colombiano sa tuwing ito ay kumukonekta. Going nice to the body. And now a good uppercut. Comes down off his toes. At sa ika-apat na round, ay naging sapat na ang ipinakita ni Spence para ipatikim ang unang pagkatalo ni Vargas via technical knockout nang itigil ng referee ang laban. And the referee moves in and stops it. That is it. Sumunod sa ating listahan ay ang South Africa na si Chris Van Heerden. Bago nga ang laban ay sinabi ni Spence Jr. na kaya niyang mahigitan ng mga bigkati ng welterweight division. So many great fighters in that weight class, guys like Keith Thurman, Sean Showtime Porter, he wants to be in that class. At ipinakita niya na malaki ang tsansa na makamit niya nga ito sa laban na yun. Napitas ni Spence Jr. sa ikapitong round ang bunga ng mga ibinaon niyang kombinasyon ng magmano ng dalawang beses sa lona, si Heerden. Just after all the damage he's taken, it's not gonna take much. Nagawa niyang makaligtas sa round na yun, ngunit hindi na niya nagawang makalampas sa sunod na atake ng American fighter. Bago matapos ang taong 2015,
kinailangan niyang harapin ang isang mandirigmang Meksikano na si Alejandro Barrera. Ito ay para makuha ang number 2 spot sa welterweight contender rankings. At tulad ng nakaraan niyang laban, ay katakot-takot na gulpi ang inabot sa kanya ng kanyang kaharap. Nakuha niya ang number 2 spot at ang pagiging prospect of the year ng taong 2015. Makalipas ang 5 buwan, isang subok na mandirigma ang kanyang haharapin. Ang former world champion na si Chris Algieri. Spencer hasn't fought anyone to put me in as a gatekeeper versus someone who is untested in real fights. I'm 110% ready for this fight. Hindi naman binigaw ni Spence ang mga tumitingala sa kanya dahil isang matamis na tagumpay ang kanyang inihatid sa mga ito. At sa pagkakataong ito ay nais na niyang lumaban sa isang world title match. I'm not scared to go over there to England and bring the title back. Ngunit hindi ito mangyayari dahil inatasan muna siya ng IBF na labanan muna si Leonard Bundo ng Italy upang maging mandatory challenger para sa IBF welterweight title. You know, this is a test for Errol, the kind of test he has to pass to be a world champion. Sa laban na ito ay ipinahayag niya na siya talaga ang karapat-dapat ng humamon sa champion. Gamit ang isang solid short right hook ay tinapos niya ang laban sa round 6. It's done. That young man, mark my words, will be a world champion very soon. Ito ang naglagay sa kanya bilang mandatory challenger kontra sa nooy IBF welterweight champion, ang Briton na si Kelly Brook. You gotta win a gold, silver, or a blooming bronze to be an Olympian. You've never had a fight. How about guys who've been in the Olympics? I'm locking you out. I promise. I promise you're gonna be a man. At sa araw ng kanilang pagkaharap ay ginulat ni Spence Jr. ang mundo ng boxing. Nang bugbugin nito ang welterweight champion sa harap mismo ng mga kababayan niya sa Britanya. Upang makuha ang kauna-unahan niyang championship belt. Errol Spence Jr. is a new star of world boxing. Sa kanyang unang pagdepensa ng kanyang belt kontra kay Lamont Peterson, ay tila ba ginawa nitong target practice ang kanyang katunggali. At walang kahirap-hirap niyang pinasuko ang kampo nito pagkatapos lamang ng 7 rounds. The fight is over. Errol Spence Jr. calls Lamont Peterson. Matapos ang 5 buwan, ay isang magandang performance na naman ang kanyang ipinamalas kontra sa mandatory challenger mula Mexico na si Carlos Ocampo, kung saan mabilis niyang inilampaso ito gamit ang kanyang matinding body punch. Sa puntong ito ay unti-unti nang umaangat ang pangalan ni Spence papasok sa top pound-for-pound fighters kung saan nabibilang ang mga elite boxers sa kanyang division. Sa kanyang unang laban para sa taong 2019 ay hinarap niya ang nooy pangatlo sa listahan ng pound-for-pound rankings na bagong salta sa mas mabigat na welterweight division, si Mikey Garcia. Inilampaso ni Spence Garcia sa buong laban gamit ang kanyang height and reach advantage, kumonekta si Spence ng 345 suntok na karamihan ay power punches. Habang si Garcia naman ay kumonekta lang ng 75 suntok sa buong laban. Dahil dito ay napasakamay niya ang bakanteng WBC Diamond Welterweight title.
at sa kanyang pinakahuling laban kung saan maaari niyang makuha ang WBC World Welterweight title mula sa kamay ni Sean Porter. Showtime Sean Porter will put a man down and show y'all the truth. God bless. I am gonna knock you out though. Ay nasagad ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil hindi biro ang bakbaka na inihatid sa kanya ng WBC champion. Gayunpaman, ay napagtagumpayan muli ni Spence Jr. ang duelo at nakuha ang pagkapanalo via split decision. Errol Spence Jr. Lahat ng ito ay naglagay sa kanya upang maging pang-anim sa listahan ng pound for pound fighters para sa taong 2019. At sa puntong ito ay masisiguro natin na isang magandang bakbakan ang ating masasaksihan sa oras na maikasa ang laban sa isa sa mga top fighters ng pinakamagandang dibisyon ng boxing.